Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Halaman Gamot na Gainura. Okay. So before I start off, yung disclaimer ng video ito, yung information ng sasabihin ko mamaya ay for educational purposes only. Okay? So, una, I'm going to show you yung halaman gainura. Sa Tagalog, kamanggi or subunggay. Yeah, if I pronounced it wrong, my apology, okay? Pasensya na po. So, anyways, ito po ang gainura. Yan. Okay? Yan. Ito po yung mga leaves niya. Oops, there we go. Okay? Ngayon, just to make it clear, yung iba, kala nila Ashitaba ang gainura when nakita nila. Pero Ashitaba is a plant galing sa Japan. And yung it won't survive sa humid weather. So, nakita nyo ang Ashitaba sa mga malamig ng places, parang Baguio, na import galing Japan po yun. Ngayon, sa itong gainura, halos lahat sa Pilipinas merong gainura. Okay? So, it's really, really good vegetable. It's a spinach. Pwede nyo kainin. So, una, sasabihin ko po sa inyo ang mga pangalan ng gainura sa scientific name, Tagalog at English. Tapos, we'll talk about the benefits of it. Okay? So, yung scientific name ay Gainura procumbens. Sa Tagalog, kamanggi or sambunggay. Okay? Sa English, Gainura, or it's called longevity spinach. Now, paano bang gamitin to? Paano gamitin? Sorry po. What are the uses for? Okay, what can it cure? Okay, it can cure stroke, rheuma, diabetes, kalusugan ng puso, laban sa hypertension, isama ng dandelion, yung gainura with dandelion, tapos panglaban sa cancer po yun. Paghinto ng pagdurugo at pagmamaga ng breast, gawin juice ang dahon at ito ay antibiotic para sa sugat at kagat ng insekto. So, you just get a mature leaves. Tapos, idurog nyo para merong alisin nyo. The juice will come out. Tapos, pwede nyo ipahid sa sugat nyo. Okay? Kulugo, pangtanggal ng black spot sa mukha, at mabisang antiviral. So, at the same time, to take out yung black spots, you know, a lot of mga babae meron, diba? So, what you do is you piga the leaves, the mature leaves, piga mo, and then yung juice, ipahid-pahid mo dito sa mukha. And then, just leave it for a few minutes. Tapos, pwede mo i-wash off sa tubig. Then, yung gawin mo until nakita nyo nawala na yung black spots. It really works, okay? Kasi yung nanay ko po na gawa niya, tapos actually it really disappeared yung black spots. So it's very, very good. So, ang tsaa ay para sa ubo at pagsusuka at makatutulong sa seizures as well. So, paano bang gamitin ang gainura? Maaring kainin ng hilaw or isama sa luto. It's your choice kung sanay ka kain ng vegetables hilaw, pwede din. If hindi, pwede nyo iluto.
it's best that you luto it, steam nyo na lang. Huwag lutuin mabuti kasi sayang yung vitamins sa leaves. Kasi then you'll start burning the vitamins. Wala na, it's just fiber ng ang kain niyo po. Okay? So, itong gainura ay spinach po to. Okay? So, makain niyo po palagi yan. You'll have great strong body and strong immune system. Okay? So, yung lasa ng gainura, konting minty po at malasang lasa siya. Yung leaves niya are makapal, konting makapal. So, it's a very fibrous. Pero masarap siya sa soup. What I do is I dry it and then I grind it. Tapos I put it sa a smoothie ko or juice para parang yung malunggay powder. Ito, gainura powder. So, kung wala akong vegetable that I can't go outside sa palengke or wala na akong pwedeng i-harvest sa garden ko, then I have powdered vegetable. So, yun po. Pwedeng itcha ito. I'm not gonna tell you ilang vegetable leaves that pwede niyo igamit kasi hindi po ako herbalist. So, kailangan i-research niyo po yun on your own. So, at the same time, sabi ni Holy Spirit, para protektahan mo sa lahat ng viruses, toxics and evil spirits ang katawan mo, okay? Laging magdasal kay Jesus Christ. Very important. At palakasin ang immune system at palusugin ang katawan panglaban sa mga bacteria at viruses na gustong umatake sa iyo. Okay? So, this is the end of the message. Kung meron po kayong tanong tungkol sa mensahe ito, please first, pray to Jesus Christ about it. Second, do your own research about this topic. Tapos, kung meron pa kayong tanong, pwede nyo itanong sa akin. Basta gawin yung step 1 and 2. Okay? So, this is the end of the message. May Father God, Holy Spirit, at Lord Jesus Christ, bigyan ka ng love, peace, wisdom, and understanding sa isip mo at puso mo araw-araw. Sa ngalan ni Jesus Christ, Amen.